Magandang araw, mga bata! Halina't sama-samang mamangha! Pag-aralan ang mga tula sa tulong ni Teacher Cha. Tama ang narinig nyo, mga bata. Halina't mag-aral kasama ang mga kwela nating kaibigan dito sa Filipino Eskwela. Narito ang ating makabuluhang kasanayan, nakasusulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at talambuhay. Para sa araw na ito, dapat matutuhan ninyo ang pagsulat ng maikling tula. Okay, Ningning Natala, nasaan ka na ba? Nais ka naming makita at sa pag-aaral ay makasama. Magandang gabi, Teacher Cha. Magandang gabi, mga bata. Kaalaman ninyo ay dagdagan. Halina at magtala salitaan. Mga bata, si Tala ay ating tulungan. Mga salita ay bigyang kahulugan. Mga kaibigan, pag-aralan natin ang bawat pangungusap at palawakin ang bokabularyo. Una, tanga ni Nanay Lina ang isang malaking paso. Ano ang kahulugan ng tangan? Tama! Ang kahulugan nito ay hawak. Ikalawa, gumawa si Tatay Lando ng duyan gamit ang lubid. Ano ang kahulugan ng lubid? Tama! Ang kahulugan nito ay matibay na panali. Ikatlo, inikayat ni Kapitan Ray ang mga tao na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ano ang kahulugan ng hinikayat? Tama! Ang kahulugan nito ay kinumbinsi. Salamat kay Bigang Tala, natuto ang mga bata mula sa mga talasalita ang ating pinag-aralan. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging romantiko. Isang magandang halimbawa nito ay ang panghaharana. Kapag nanliligaw ang isang lalaki sa babae, bumubuo siya ng awit. Pinupuntahan niya ang babae sa bahay at inaalayan niya ng awit sa pamamagitan ng panghaharana. Pinapatunayan niya na talagang mula sa puso ang kanyang panliligaw. Nakabuo siya ng awit dahil sa kanyang inspirasyon. Totoo iyan, makabubuo tayo ng isang awit kung mayroon tayong inspirasyon. Maaring isang taong hinahangaan o isang pangyayari sa ating buhay. Pwede ring isang magandang lugar. Pero bago pa makalikha ng awit, isinulat muna ito ng malaya at ginawang tula. Para sa araw na ito, pag-aaralan natin kung ano ang tula at paano magsulat nito. Magandang araw, mga bata! Maligayang pagdating sa aming makabuluhang silid-aklatan, kung saan tayo ay magtatalakayan. Ako ay tutula, mahabang mahaba. Siguro ay narinig nyo na ang linyang ito mula sa isang tula. Pakinggan naman ninyo ngayon ang isang tulang pinamagatang sa ugoy ng duyan. Isinulat ito ni Thara Ann M. San Pedro. Sa ugoy ng duyan, sa aking pamamahinga, rito sa aking duyan, kinhawa sa katawan habang libro ay tangan, sumasabay sa ihip ng hanging amihan, makakatulog ka, pakiramdam ay gumagaan. Ginawa ni Ama itong duyan na matibay, kahit apat na tao rito ay sumakay, hindi mag-aalalang babagsak sa lupa, dahil lubid nito ay sadyang matataba. Minsan sa aking pagduduyan, tumating ang aking kaibigan. Sabay kaming naupo at nagkwentuhan. Paglipas ng oras ay hindi namalayan. Ang ugoy ng duyan ay sumisimbolo sa pagsubok sa buhay ng isang tao.
Minsan, mahinang nanghihikayat na huwag kang susuko. Minsan naman, malakas na nagsasabing, kaya mo. Salamat, Ama, sa duyang iyong ginawa na nagpapasaya sa akin sa tuwi na. Ugoy nito ay nagpapaalala, ako ay mahal ninyong talaga. Isang napakaganda at makabuluhang tula ang napakinggan natin. Sagutan natin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa tula. Unang bilang, tungkol saan ang tulang napakinggan natin? Tama! Tungkol ito sa ugoy ng duyan at sa mga karanasan sa pagduduyan. Ikalawang bilang, ayon sa tula, saan sumasabay ang ugoy ng duyan? Mahusay! Ayon sa tula, sumasabay ang ugoy ng duyan sa ihip ng hanging amihan. Ikatlong bilang, ano ang mensaheng ipinahihiwatig ng tula? Magaling! Ipinahihiwatig ng tula na anumang pagsubok sa buhay ay kayang lampasan ng bawat tao. Sadyang nakamamangha ang anumang tula dahil sa mga malalalim at nakatagong mensaheng nilalaman ito. Kaya naman, sadyang masaya ring lumikha at magsulat ng tula. Pero ano nga ba ang tula at paano magsulat nito? Halina't pagyamanin pa natin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng makabuluhang talakayan. Ano ang tula? Ang tula ay isang uri ng sining at panitikan na gumagamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Ang tula ay nagpapahayag ng magagandang kaisipan at pananalita sa pamamagitan ng mga taludtod. Narito ang mga halimbawa ng taludtod. Bawat linya mula sa tula ay tinatawag na taludtod. Ginawa ni Ama itong duyan na matibay. Ito ang unang taludtod. Kahit apat na tao, rito ay sumakay. Ito naman ang ikalawang taludtod. Hindi mag-aalala na babagsak sa lupa. Ito ang ikatlong taludtod. Dahil lubid nito ay sadyang matataba. At ito naman ang ikaapat na taludtod. Ang kalipunan ng mga taludtod ay tinatawag naman na taludturan o saknong. Ibig sabihin, ang bawat saknong ay binubuo ng mga taludtod. Unang saknong. Ikalawang saknong. Ikatlong saknong. Ikaapat na saknong. At ikalimang saknong. Ibig sabihin, ang tula natin kanina ay binubuo ng limang saknong na mayroong tiga-apat na taludtod. Tandaan, ang mga ito ay nagpapahayag ng damdamin at kaisipan gamit ang maririkit na salita. Dito naman tayo sa hardin ng kaalaman. Upang makasulat ng isang magandang tula, kinakailangang alam natin ang mga pangunahing elemento nito. Una, sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng mga pantig sa bawat taludtod. Bilangin natin ang pantig ng unang taludtod. Ang ugoy ng duyan ay sumisimbolo. Ang unang taludtod ay may 12 pantig. Bilangin naman natin ang pantig ng ikalawang taludtod sa pagsubok sa buhay ng isang tao. Ang ikalawang taludtod ay may 12 pantig din. Ibig sabihin, tulad ng sukat, ang mga taludtod. Ikalawa, tugma. Ito ay ang pagkakapareho ng tunog
sa huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod. Halimbawa, ginawa ni Ama itong duyan na matibay. Kahit apat na tao, rito ay sumakay. Ang salitang matibay at sumakay ay magkatunog. Dahil sa tugma, mas gumaganda ang pagbigkas ng tula. Ikatlo, kariktan. Ito ay maririkit na salitang kalimitang nagtataglay ng malalalim na kahulugan. Halimbawa, marikit, nangangahulugang maganda, nanghihikayat, nangangahulugang nangungumbinsi, makisig, nangangahulugang guwapo. Ikaapat, mga talinghaga. Ito ay mga salitang nagtataglay ng mga nakatagong kahulugan ng tula. Halimbawa, bukas ang palad. Kasing buti mo ang isang anghel. Maaring ang mga ito ay kasabihan, tayutay o matatalinghagang salita. Pag-aralan naman natin ang mga anyo ng tula. Una, malayang taludturan. Ito ay isang anyo ng tulang walang sinusunod na bilang ng pantig, walang sukat, tugma o sintunog. Tinatawag itong free verse poetry sa Ingles. Halimbawa, kasing bilis ng ipo-ipo ang kanyang pagtakbo. Tunay na kamangha-mangha ang lakas na taglay niya. Ikalawa, tradisyonal. Ito ay isang anyo ng tula na may sinusunod na sukat, tugma at mga salitang may malalalim na kahulugan. Halimbawa, mahusay siyang haligi ng tahanan. Iyan ang kilalang ama na si Fernan. Ito ay tradisyonal. Para sa sukat, ang mga taludtod ay may tiglabing dalawang pantig. Para naman sa tugma, magkatunog ang huling pantig ng mga huling salitang tahanan at Fernan. Para sa kariktan, ginamit ang pahayag na haligi ng tahanan. Ikatlo, may sukat na walang tugma. Ito ay isang anyo ng tula na pareho ang bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ngunit, hindi magkakasintunog ang bawat dulo o walang tugma. Halimbawa, isang ngasiyang marikit na bulaklak sa mata ng mga tao sa aming baryo. Ito ay may sukat na walang tugma dahil ang mga taludtod ay may tiglabing dalawang pantig. Subalit, ang mga huling pantig ng mga huling salita sa bawat taludtod ay hindi magkatunog. Ikaapat, walang sukat na may tugma. Ito ay isang anyo ng tula na magkakaiba ang bilang ng mga pantig sa bawat taludtod. Subalit, magkakasintunog ang huling salita ng bawat taludtod. Halimbawa, tunay na makisig at malakas. Kailanman ay hindi sumusuko at umaatras. Ito ay walang sukat na may tugma dahil magkatunog ang mga huling salitang malakas at umaatras. Subalit, magkaiba ang bilang ng pantig sa bawat taludtod. Sana ay naging malinaw sa inyo ang apat na anyo ng tula. Malaya, tradisyonal, may sukat na walang tugma, at walang sukat na may tugma. Gamit ang mga kaalaman ninyo tungkol sa mga elemento at anyo ng tula, subukan nating buuin ang isang maikling tulang isinulat ko para sa inyo. Tukuyin ang nawawalang salita. Pumili mula sa loob ng puso, isulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel. Pag-ibig. Pag-ibig ang tanging sikreto upang magkaisa ang lahat ng. Ito ay tila isang mabisang sandata laban sa mga pagsubok na. Pag-ibig ang siyang dahilan nagdudulot ng saya sa bawat.
Ito ay isang regalo sa bawat mamamayan. Walang pinipili, mahirap man o. Muli, ang mga pagpipilian ninyo ay lobo, tao, mayaman, nagbabadya, at tahanan. Ang mga tamang sagot ay una, tao. Ikalawa, nagbabadya. Ikatlo, tahanan. At ikaapat, mayaman. Magaling mga bata! Nakumpleto na natin ang tula. Basahin natin ngayon ng buo ang tula. Pag-ibig. Pag-ibig ang tanging sikreto upang magkaisa ang lahat ng tao. Ito ay tila isang mabisang sandata laban sa mga pagsubok na nagbabadya. Pag-ibig ang siyang dahilan, nagdudulot ng saya sa bawat tahanan. Ito ay isang regalo sa bawat mamamayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Mahusay mga bata! Napakagaling ninyo! Binabati ko kayo! Oras na para sa isang makabuluhang pagtataya kasama si Tata Tanong. Mga kaibigan, magsimula na tayo. Siguradong kayang-kaya nyo ito. Sagutin ang bawat tanong. Tukuyin ang titik ng tamang sagot. Unang bilang. Ilan ang mga saknong sa maikling tulang pinamagatang pag-ibig? A. Isa. B. Dalawa. C. Tatlo. D. Apat. Tama! Ang sagot ay B. Binubuo ito ng dalawang saknong. Ikalawang bilang. Ilan naman ang mga taludtod sa bawat saknong nito? A. Apat. B. Anim. C. Walo. D. Sampu. Tama! Ang sagot ay A. Binubuo ito ng tig-apat na taludtod. Ikatlong bilang. Ano-ano ang mga halimbawa ng salitang magkatugma o magsintunog sa tulang ito? A. Baso at laso. B. Halaman at kaharian. C. Dahilan at tahanan. D. Regalo at piraso. Tama! Ang sagot ay C. Dahilan at tahanan. Ikaapat na bilang. Ano ang anyo ng tulang ito? A. Malaya. B. Tradisyonal. C. May sukat na walang tugma. D. Walang sukat na may tugma. Tama! Ang sagot ay B. Ang anyo nito ay walang sukat na may tugma. Ikalimang bilang. Ayon sa tula, sa ano-anong bagay inihalintulad ang pag-ibig? A. Pera at ginto. B. Tasa at plato. C. Sandata at regalo. D. Alahas at perlas. Tama! Ang sagot ay C. Inihalintulad ang pag-ibig sa sandata at regalo. Mahusay mga kaibigan! Sana ay napili ninyo ang tamang sagot sa bawat tanong. Muli, ako si Tata Tanong na naglalayong masukat ang inyong dunong. Paalam! Araw mga bata! Ako si Dr. Audie Uod at narito ang ating makabuluhang buod para sa araw na ito. Para sa ating pagbubuod, natuklasan natin ang kahulugan ng tula. Ito ay isang uri ng sining at panitikan na gumagamit ng wika sa malikhaing pamamaraan.
natukoy rin natin ang mga elemento at anyo nito na mahalaga upang makasulat ng isang maikling tula. Narito na ang ating Tuck Delivery Truck. Basahin at unawain ang takdang aralin para sa araw na ito. Mapagmahal. Para sa ating asal Pinoy, likas sa mga Pilipino ang pagiging mapagmahal. Pinahahalagahan natin ang bawat kasapi ng ating pamilya, mga kaibigan at kakilala, lalong higit ang mga taong nangangailangan ng tulong. Mapagmahal din tayo sa mga likas yamang ipinagkaloob sa atin, gayon din sa ating mga alagang hayop. Muli, ako si Teacher Cha, ang inyong matiyahing guro na naniniwala sa kasabihang, ang batang mapagmahal ay lumalaki ng maayos at marangal. Iyan ang ating wikasabihan para sa araw na ito. Maaari ninyong kuhanan ng larawan ang ating wikasabihan at ipapost sa Facebook account ng inyong magulang gamit ang hashtag wikasabihan. Sa susunod nating pagkikita, pag-aaralan naman natin ang pagsulat ng mga talata at talambuhay. Palaging tandaan, sa signaturang Filipino, sama-samang matuto. Kaalaman ay garantisado. Mga mag-aaral ng Baitang Lima, magkita-kita tayong muli rito sa Filipino Eskwela. Paalam mga bata!